actually there is reason to think na merong predetermination, hindi lang dahil sa kumakalat sa social media na parang consistent yung 47% na law of large numbers, di ba, na sinasabi sa mathematics. So siguro na monitor nyo rin po yun sa ilang mga post. So yun, isang issue yun na mas malalim nating pag-usapan kasi dalawa yung schools of thought dyan eh. Una, pwedeng merong hocus-pocus na nangyayari, predetermined na yung software, o kaya meron kasing mathematical principle na law of large numbers na parang sinasabi na to some extent posible yung pattern na paulit-ulit for a certain period of time, pero magbabago rin yan. Pero ano't ano pa man, yung predetermination ng results, hindi mo masisisi yung mga tao na magsuspecha. Ako, halimbawa, may suspecha rin ako na to that effect kasi hindi mo talaga alam kung genuine yung source code review at may problema dun sa makina. At minsan magtataka ka rin, yung transmission, yun pala ha, please bear with me po. Yung transmission kasi from the vote counting machine going to the three servers, yung transparency server, Comelec server, tsaka yung municipal servers na yan, dapat po pag nag-transmit ka, sabay-sabay po yan. Opo. Pero may pumasok pong impormasyon at na-report na rin yata ito ng media na nauuna yung isang server. Yung media server yata yun yung nauuna, tapos nahuhuli yung iba pa. So which begs the question, bakit hindi sabay-sabay yung transmission? Kasi alam mo, parang texting yan eh. Mm-hmm. Pag nag-group text ako o pag nag-text plus ako, halos sabay-sabay yung pag-receive ng ano, ng information na isi-send ko. Mm-hmm. Bakit doon sa BCM, parang may nauuna at may nahuhuli? So, yun po yung malaking question mark sa Quadradia po.